Okay, good morning po. Yan. Ngayon ay titingnan natin sila kung pwede na silang isizing. Dahil ngayon ay ika 25 days na po nila. Okay. Ayan. So ganito lang tayo magtitingin sa kanila. Gagamitan natin sila ng floating feeds. Yan. Para makita natin kung pwede na silang isizing. Okay. Yan. So wag po kayo gagamit ng mga sinking pellet, yung mga nalubog. Ang gagamitin nyo po ay floating feeds. Yan. Ito ay isang paraan upang makita natin kung pwede na bagang isizing itong ating mga hito fingerlings dito. Yan. Dahil ika 25 days na nila, actually dapat sinasizing na natin to. Pero i-check muna natin kung pwede na baga silang isizing. Yan, sa pamamagitan ng pagtingin natin sa kanila, yan, kung may mga malalaki ba, o observahan natin kung may mga malalaki na ba na halos triple yung size dun sa iba. Yan, dun natin sila isasizing. Ngayon, i-check natin sila sa pamamagitan ng itong floating feeds. Huwag yung sinking dahil kapag ito ay hinihagis nyo doon, ay lulubog lang. Dapat yung floating feeds na kagaya nito para makita natin sila na nasa ibabaw sila. At doon natin makikita yung mga size ng mga hito fingerlings. Okay, so iwas stress itong mga ganitong paraan para malaman natin kung pwede na baga silang isizing. Actually, kailan ba tayo dapat nagsasizing dito sa ating hito fingerlings? Ang schedule po talaga nung pagsasizing po talaga dapat natin dito sa ating mga hito fingerlings ay ang standard po ay nasa 15 to 20 days dapat nagsasizing po tayo dyan. Okay, so kung tatlo o dalawa o tatlong buwan itong mga hito fingerlings ninyo, dapat magsizing po kayo dito ng dalawa o tatlong beses. Yan, hanggang sa makaharvest po kayo. Pero may isa pa pong paraan kasi kapag sinizing natin sila ngayon, actually dapat pwede na silang isizing ngayon, pero i-obserbahan muna natin. Okay, so yun po yung standard 15 to 20 days. Pero dahil sa maganda naman yung pagpapakain dito at hindi naman po puro feeds ang pakain dito dahil may mga manok din po na pinapakain dito kagaya nyan. Okay, so maganda yung pagpapakain sa kanila, maganda din yung paglaki nila, hindi na sila nagkakainan. So, nagkakainan lang naman kasi kapag kinukulang ng pakain, kinukulang ng pagbibigay ng haggis, ng feeds, yan, dyan sila nagkakainan. Pero dahil maganda yung pagpapakain dito at manok ang pinapakain, ay laging busog, eh hindi na po sila nagkakainan. Okay? So, check tayo kung pwede na bagang isizing ito. Yan, haggisan natin ng floating feeds para lumutang sila. Tapos, observahan natin sila kung sila baga ay may mga malalaki na umaalsa, lumulutang dyan. Okay, so kapag may nakita tayo ng isa o dalawa na sobrang laki na hito, ay oras na po yun para magsizing po tayo. So kagaya nito, wala po tayong nakikita ng mga malalaki. Yan. So, dapat isasizing na natin sila, pero ayon sa observation natin ay wala namang sobrang laki, wala namang doble o triple ang laki, ay huwag muna natin galawin upang hindi po sila may stress. Ano po? Kasi nakaka-stress po kasi talaga yung pagsasizing. Minsan, yun po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mass mortality. Kasi nagkakaroon ng ammonia spike kapag ginulo mo yung tubig po nila, binawasan, lumusong ka dyan. Yan, kapag wala sa kondisyon o hindi ka marunong mag-sizing, hindi ka marunong magpa-kondisyon ng mga hito mo, yan, yun po ang magiging dahilan. Mamamatay po sila dahil sa ammonia spike kasi nagulo mo yung environment nila. Nagulo mo yung ilalim ng tubig. So, maaari silang mamatay sa ganong hindi maayos o wala sa paghahanda na pagsasizing. Yan. Okay, so napapansin natin, halos pare-parehas naman sila ng laki. Yan, halos nasa 6 to 7 inches na po sila ngayon. Nasa 3 linggo pa lang po sila.
Yan, inuhulog natin dito ng 3 to 4 inches. Nasa 6 to 7 inches na po, halos doble na po ang inilaki nila. O yung iba, triple na. Tatlong linggo pa lang po yan. Yan po ang kagandahan na kapag manok yung pinapakain natin, o yung mga mortality ng manok dito, yan po ang kagandahan. Ano po? Mabilis po lalaki yung mga hito fingerlings natin dahil mataas sa protina yung ating ipinakakain. Yan, so pansin natin dito sa pond number 1, wala naman pong masyadong malalaki dito. At wag muna natin itong galawin. Ano po? Yan. So dito naman tayo sa pangalawa. Pond number 2. Tignan natin kung may mga malalaki na dito. So ginagamit natin. Yan, may manok din po dyan. Ginagawa natin itong technique na ito upang hindi na tayo lumusong, para i-check sila kung may mga malalaki na ba. Ano po? Gagawin natin ito. Yan, floating feeds lang. Pakainin nyo lang sa ibabaw. Kapag may lumutang dyan na kahit isa lang o dalawa na sobrang laki, time na po yun para mag-sizing po kayo. Kasi ibig sabihin nun, may mga malalaki doon sa ilalim. So kahit isa, wala naman tayong nakikita at halos pare-parehas pa rin naman po ang laki nila dito. Yan. So yun po ang standard, ha. Kailan ba tayo dapat mag-sizing o mag-sorting nitong sa ating mga hito fingerlings? Kapag nakikita nyo po na sobrang laki na at may mga doble na ang size, 15 days, mag-sizing na po kayo. Ano po? 15 to 20 days. Every 15 to 20 days po yan pagsasizing. Yan. Kung gusto niyo pong malaman yung technique kung paano po magpa-condition bago i-sizing, yan, i-message nyo lang po ako sa Hito Kalaman Facebook page. May Facebook page po tayo. Yan, tuturo ko po sa inyo kung paano magpa-condition ng Hito fingerlings bago nyo i-sizing. Kasi napaka-delikado po nito kapag magsa-sizing kayo nang wala sa kondisyon. Maaaring mamatay yung mga isda kapag hindi po maganda yung ginawa po ninyo, o hindi maganda yung condition ng isda, tapos isasizing po ninyo. Ano po? So yun po ang isa sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mass mortality dito sa ating mga hito, dahil wala po sa kahandaan yung inyong ginagawang pagsasizing. So yan, napapansin natin wala naman po ano, wala namang malalaki, wala namang halos triple yung laki. Yan, okay pa naman po yung size nila. At pare-parehas po sila ng size. Yan. Dahil yan sa feeding program na ginagawa natin. Dahil magaganda yung ating programa ng pagpapakain sa kanila. Ano po? Kaya pare-parehas po sila ng laki. Kahit hindi tayo mag-sizing. Pero dapat i-check pa rin natin. Kasi baka mamaya meron na pala dyang isa, dalawa na malalaki. Ay maaaring maubos yung ating mga hito. Yan. So mga manok po yan, mortality po ng manok yan ang ipinakakain dyan. Yan, medyo siguro busog pa sila kaya hindi sila kumakain dyan. Okay, so dito naman tayo magche-check. Hahagis lang tayo mga kaibigan ng floating feeds. Tapos kapag lumutang sila, yan, nagkainan sila dyan sa ibabaw, titingnan nyo po ngayon kung may mga malalaki ba. Medyo hindi lang kita dito sa video, pero dito kitang-kita ko po yung mga size po nila. Yan. Halos wala naman ako nakikita dito na doble dito sa pond 1, 2, and 3. Yan. So ganyan lang po. Bago nyo galawin yung inyong pond, bago kayo mag-sizing, eh, tignan nyo muna sa ibabaw kung may mga naglalakihan na ba ng mga hito. Yan, kahit isa lang ang makita nyo o dalawa, time na po yun talaga para mag-sizing po kayo. Yan. Kung maganda naman po ang inyong pagpapakain, yan, edi sabay-sabay po silang lalaki, pare-parehas. Ang hindi po nagkakainan. Ano po? Yan. So dito kitang-kita ko yung size nila. Yan.
6 to 7 inches na po ito, tatlong linggo pa lang. Ayan. Okay. So, ang decision natin, huwag muna tayo mag-sizing. Dahil pare-parehas pa naman po yung size nila. Ayan. At para hindi rin po sila ma-stress. Ayan. So, palagi lang tayo mag-observe dito sa ating pond. Ayan. Tignan-tignan natin yung mga alaga natin na pinapakain natin. Baka mamaya may mga sobrang laki na po dyan. Eh, dapat po nating alisin yun. Ano po? So, ganun lang po mga kaibigan. At kung gusto niyo pong malaman kung paano po magpakondisyon nitong hito bago isizing para iwas po sa pagkamatay ng mga isda, ay pwede niyo po akong tawagan dito sa number na nandito po sa title ng videong ito. At pwede niyo po akong i-message sa Hito Kaalaman Facebook page. Okay? So, yun lamang po. Yan. Napakaganda ng ating tubig ngayon. Kahit medyo maulan, maganda pa rin yung pH level po niya. Ano po? Yan. Okay, so yun lang po. At maraming salamat pong muli. Sana po may natutunan po kayo dito sa video ito. God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoong Diyos.